Hello guys! Welcome to my vlog. For today's video natin, ituturo ko sa inyo yung tutorial ng how can you start your own business para makaipon ka sa negosyong gusto mong gawin. So ano nga ba dapat nating kinoconsider para makapag-start ka ng business as an OFW or kahit nasa Pilipinas ka? Ano ba yung dapat mong unang ginagawa para masimulan mo yung business mo kahit habang nag-work ka? So eto, yung ibablog ko ngayon, as my experience habang nag-work ako dito sa Taiwan bilang factory worker or OFW, meron din akong business dito. It's my online business. Online business ko siya na ginagawa ko na siya for 3 years. 3 years, 2017, 18, 19, 20, 21. Oh, 4 years. Pang 4 years na yung business ko, this May 23. So, diba, ang tagal niya na. 2 years muna akong OFW and then saka ko naisip na magnegosyo. So, ngayon, i-share ko lang sa inyo kung paano ba nag-start yung business ko. Tsaka bibigyan ko kayo ng mga tips na ginawa ko nun para marating ko yung gantong business. Actually, successful talaga yung business namin. So, bali ako nagsimula lang dati. Una kong tininda is ginto. Goldies, mga accessories, mga Saudi gold yan. Yan yung una kong talagang binenta. Bali ngayon, continuous pa rin siya. Hanggang nandito yata ako sa Taiwan, dire-diretso ako magbi-business. Siyempre, extra income din, 'di ba, para sa family tsaka sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. So ngayon, explain ko lang yung pinaka una mo dapat na kinukonsider pagka gusto mong magnegosyo. So pag nagbi-business ka kasi siyempre kikita ka doon. Hindi naman sapat yung tatrabaho lang tayo dito eh. Kasi, syempre, dami nating gastusin, diba? Pag may mga emergency pa, ganyan. Buwanan yung sahod, so matagal yung kita natin. So, bibigyan ko kayo ng 5 tips. Una nating, number 5 nating tips. Uunahin ko muna yung pinakamataas dyan. So, number 5 nating tips, dapat alam mo yung product na gusto mong ibenta. Know your product na gusto mong ibenta, i-market. Yung product na alam mo siya kung paano siya ibenta, kung ano yung mga quality na meron siya, kung ano yung mga advantage doon sa mga product na binibenta mo. So, number 5 is know your product to sell. Parang ako, una kong binibenta is mga ginto. Yan yung una kong talagang binenta kasi gusto ko kahit mahal siya, kahit mahal yung mga gold natin, yun talaga yung binenta ko kasi it's a investment. Hindi lang naman siya basta-basta nabibili ka na pagdating ng panahon ilugi ka, 'di ba? Kaya yun talaga yung gusto kong ibenta. Kahit mahal siya, mahirap siyang ibenta kasi hindi naman lahat ng tao afford bumili. Pero may mga tao pa rin talaga na naghahanap ng ganito kasi alam nila na pagdating ng panahon magagamit nila yun. Pwedeng isanla, tumataas yung value, hindi sila lugi kahit bumili sila ng paulit-ulit na ganun. So yun yung number 5 natin, know your product, kung ano yung gusto nyong ibenta. Pwede din naman kasi na sa number 5 na yan, gusto mo ng damit, kung passionista ka, or kung gusto mo magbenta ng mga cellphone, etc., etc., pagkain, basta kung ano yung gusto mong ibenta. Hanapin mo yung product na alam mo siyang ibenta at kayang-kaya mo siyang i-sell sa market. Yun yung number 5. Sunod natin is number 4 na kailangan alam mo din sa pagbi-business mo. Number 4 is platform. Platform yan where you want to sell. So, ibig sabihin, saan mo gusto magbenta ng mga product na isi-sell mo? Social media, or gagawa ka ng store, kukuha ka ng pwesto, or through mga kaibigan, doon ka magbibenta. Pero sa ngayon kasi talaga, kahit nasa bahay ka lang, makakabenta ka through social media. Kaya lang, diba, sa social media natin, meron tayong maraming klaseng social media. Meron tayong Facebook, Instagram,
ano pa ba? Marami pa eh na pwede mong pagbentahan. TikTok, yan, sabi ni Daddy, TikTok. Meron din na nagbebenta sa TikTok. Kaya lang ako kasi bilang tindera talaga, sa nga experience ko ito, hindi, naggawa ako ng IG before, pero hindi kasi ako talaga ano sa IG. Hindi talaga ako siya hindi ako maalam, hindi ako magamit. Tapos pag nagbebenta ako doon, hindi ako nakakapag-concentrate. Kasi di ba ang IG is pang more artista. So pagka nagsisales ako doon, ay minakita ko ganitong chismis, ganun-ganun. Hindi ko siya hindi ako nakapag-concentrate ganun. Kaya may ano ako sa IG, pero hindi ako doon active. Ano ba yung ginamit kong platform ng sales ko? Yun yung Facebook. Sa Facebook talaga ako nag-push bumenta. So, kayo, kung gusto nyo mag-start ng sales, isipin nyo kung saan kayo laging active. Meron pa nga yan, mga Twitter, ganun, mga Instagram. Basta lahat ng app na meron kayo nakakapag-communicate kayo ng mga tao, pwede naman yan. Ako kasi Facebook ang ginamit ko noon, way back 2017, May 23, 2017 kami nag-start na mag-business. Siyempre, sa akin kasi, bago naman ako sumabak sa ganito, medyo hindi ako active sa social media. So, meron akong real account ng Facebook ko. Hindi yun yung ginamit ko. Hindi yun yung ginamit ko sa business ko. So, nag-start ako, gumawa ako ng isang FB account na for business purposes only. Yun nga yung Jirin Barnay Hakon na Facebook. Doon ako lahat nagpo-post, ganyan. Ang purpose ko kasi noon, sa sobrang taga na ng Facebook ko dati, 2010 pa, yung Facebook ko dati, tsaka yung mga friends ko is more on siya nasa Pilipinas na, kasi dito na ako nag-business sa Taiwan. Tas pang-family purposes lang din yun. So, naisip ko na hindi ako ganun makaka-attract ng customer. At tsaka, pagdating kasi sa business, iba naman yung pang-personal nating ano, compare dun sa pagbi-business mo. Kasi sasabihin ko rin sa inyo na hindi madali yung pagpasok sa ganitong business, lalo na kung babae ka magbebenta. Kasi ako marami ako na-encounter na mga ganyan bago talaga siya naging stable yung business ko. So, ginamit ko is Facebook. Gumawa ko ng Facebook ko na bago, ganyan. Tapos doon na, nagbenta na ako na nagbenta. Yun yung pang-apat na kailangan mo is yung platform where you want to sell. So, number 3 natin kailangan sa business mo na gustong gawin. Siyempre, yung pang number 3 natin dyan is yung capital. Capital. Pera, 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 pera. Siyempre, pera naman nagsisimula lahat, diba? Diba, sa number 5 natin, nakuha mo na kung ano yung gusto mong ibenta. So, pagdating dito sa number 3, may idea ka na kung ilang capital yung gagastusin mo para dun sa business mo, ba? Diba? Kasi syempre, kung alam mo yung ano yung item na gusto mong ibenta, ay, ganyan, parang ako ginto, oh my God, kaya ko bang puhunanan yon, yung ganong halaga ng ginto, ba? Diba? So, kailangan may capital ka talaga. May capital ka na pang start ng business mo. Sa akin kasi, share ko lang din sa inyo, sa ginto na business namin, sobrang laki ng capital. Sobrang laki talaga siya, as in 100,000, 200,000. Umaabot ako ng ganyan sa capital. Pero pag tayo na bago nagbi-business, diba, hindi naman dapat na panghinaan ka ng loob kapag wala kang ganong kalaking capital. Kasi ako, sa sarili ko, nagsimula kami sa maliit lang na capital. Nag-start ako sa capital na 30,000 Taiwan dollar. Yan lang ang capital ko nun dati. So, unang transaction, bibili, ganyan. Imagine, sa 30,000, tatlo lang bumili, wala na akong puhunan. Ubus na agad siya, di ba? So, syempre, yan, since may partner naman ako, combine talaga kami ng puhunan.
sa laki kasi ng pinasok namin agad na negosyo, hindi namin siya kayang agad i-provide ng ganong kalakihan. Kasi syempre, magano lang din naman sinasahod namin. So, ang ginawa ko noon, para wag mawala yung mga buyers ko, hindi sila matagal maghintay. Pagka nakasingil kami agad yan, naka-deliver, mag-order ako ulit. So, maliit ang kita kasi syempre dalawang shipping galing sa ibang bansa, di ba? So okay lang yun, nag-start lang, pwede naman kayo mag-start sa mababa hanggat kaya nyo. Yun yung number 3 natin. At yung number 4, number 2 natin, kapag may capital ka na, kapag alam mo na yung binibenta mo sa number 5, tapos alam mo na yung saan ka magbibenta, tapos may capital ka na, syempre doon naman tayo sa number 2. Ano ba yung number 2 natin na kailangan mo ring may idea ka bago ka pumasok sa pagbibenta? Siyempre, yung number 2 natin is yung strategy on selling. Strategy on selling. Kailangan alam mo rin yung mga strategy. Hindi basta gumawa ka lang ng business, tapos na yun, di ba? Paglalaanan mo to ng oras mo, ng sarili mo, pahinga mo, halos wala ka ng pahinga. Kasi ako, hindi naman ako full-time sa business ko. Full-time ako sa trabaho ko, 12 hours a day, kasama OT. So, pagdating mo, wala na talaga akong panahon dapat, di ba? Pero, since tinututukan ko siya, even sa break time, nagpo-post ako, continuous posting ako, nakukuha ako kung ano yung mga tamang strategy. Hindi naman yan, it's all about posting eh. Pag nag-post kayo na yun, hindi yun. Sa tagal mo mag-business, makikita mo na, anong oras ako nagpo-post na walang bumibili? Anong oras ako nagpo-post na may bumibili? Anong araw malakas yung benta ko? Anong araw ako walang benta? Mga ganon. So, habang tumatagal ka magbi-business, matututunan at matutunan mo yun. Siyempre, pag nagbi-business ka, dapat ginagawa mo din yung flow ng benta mo, naka-monitor. Sa akin, since 2017, naka-monitor sa akin yan. Marami na akong notebook na naipon. So, ang ginagawa ko niyan, strategy. Share ko sa inyo yung strategy ko. After 12 hours work ko, nagbe-break time ako ng isang oras. Pag break ko niyan, nagpo-post ako. Isang oras. Habang kumakain ako niyan, or pagka, syempre, hindi kasi sa pwede sa amin sa cellphone sa kantin eh. Pag nakatambay na ako niyan, posting ako. Posting. Hanggat lahat ng pwede kong i-post, pinopost ko. Tapos noon, pag uwi ko, bago ako matulog, nagpo-post pa rin ako. Umaga yan, nagpo-post pa rin. Pag panggabi ako, umaga ako magpo-post. Ganyan, magmamay-day ako. Basta hindi lumilipas yung araw na hindi ako nagpo-post. Kailangan lagi ako may post. Ganun lang yung ginagawa ko. Tapos, makikilala at makikilala ka naman kasi talaga yan. Kapag lagi kang nagpo-post ng mga bagong paninda, tapos yung mga new arrivals mo, sasabihin mo, ire-recommend mo yung sa mga kaibigan mo yung binibenta mo, kasi pagdating ng panahon, sila na yung kusang magre-recommend sa'yo. Oy, ganyan, may alam ba kayo nagbebenta ng ganyan? Ay, si Ate Jirin, ganyan-ganyan. Maraming nagaganon sa akin. Kaya thank you dun sa mga lagi nagre-recommend sa akin, lalo na pagdating sa mga Saudi Gold, no? Tapos yung pinaka number 1 natin kapag meron ka ng strategy sa selling. Ito yung pinaka importante kaya siya nasa top 1 ng kailangan ko. Kailangan nyo pag nagbi-business. Top 1 natin na how to start your business is number 1 is yung sarili mo. Yourself sa English pero sa Tagalog sarili mo. Kailangan number 1 dyan yung sarili mo. Kailangan ready ka. Ready ka sa lahat ng bagay. At saka kakaririn mo. Lahat ng bagay na papasukin mo, karirin mo. Lalo na pagdating sa negosyo. Kasi mahirap man yan sa simula. Pag yan pinupush mo, tinututukan mo, hindi mo siya binibitawan. Yung word na be consistent sa lahat ng bagay. Pagdating ng panahon, magiging successful din yung business mo. Kailangan sa sarili mo, consistent ka. Kaya kailangan sa business mo, yung pinakabuhay ng negosyo mo, ikaw. Ikaw mismo sa sarili mo. So ano ba dapat yung meron ka sa sarili mo para dire-diretso yung negosyo mo? Be consistent. Ako kahit pagod ako sa work, hindi pwedeng hindi ako mag-upload. Kahit wala na akong pahinga, hindi ako pwedeng hindi mag-upload. Kasi nalulungkot ako kapag mababa yung benta ko. Parang
ay ganun, ganyan, mahina, ganyan, napabayaan ko ganun. Kapag ka naba, pagka humihina yung isang bagay, nasa sa'yo yun, nasa sarili mo yun, humihina ka magbenta, ganyan, ganyan. Ibig sabihin, napapabayaan mo, may kulang sa'yo, di ba? Kaya kailangan sa business, ikaw talaga mismo sa sarili mo. Ikaw ang magpapatakbo, ikaw yung gagawa ng benta mo, ikaw yung gagawa ng ikaka-improve niyan. Kaya kailangan natin ng mga online seller, mga nagdenegosyo, maging consistent lang kasi hindi naman dire-diretso maganda yung benta. Hindi rin naman dire-diretso malakas yung benta, di ba? Kailangan, pinasok mo yan hanggang dulo, dyan ka lang. Pag-aralan mo lang yung ikot, tsaka huwag mo lang bibitawan kasi once yan na binitawan mo, wala na. Napakadaming nagbibenta na sa simula ang lakas mag-post. Napakadami sa simula na nagbibenta. Patok, ganun. Sige, patok. Biglang bumaba ngayon yung benta. Pagbaba ng benta, binitawan na, 'di ba? Ano na mangyayari? Wala na. Tapos na. Tapos na yung career mo sa ganun. Sa akin kasi, sa tagal ng business na to, magpo 4 years, hindi naman boom agad yan eh. Hindi totally nag-boom agad yan na sobrang ang laki ng benta ko, ganyan-ganyan. Hindi ganun. May mga times yan na mahina yung benta. Pero kahit wala akong kita, pinipurchase ko. Baga, dire-diretso lang. Hindi yung parang hindi ako mawawala sa ganitong... Bumaba man yung benta ko, hindi ako mawawala sa track ng pagnenegosyo. Nandun pa rin ako. Hindi ako papayag magsara. Mga ganong eksena. Kaya kailangan maging ano ka lang sa sarili mo. So, number one natin is yung sarili mo, yourself. Kaya yun yung lagi yung tatandaan, yung top 5 na yan. Top 5, uulitin ko lang, yung top 5 natin is yung alam mo dapat yung binibenta mo, know your product to sell. Tapos number 4 natin, know your platform where you want to sell. Kung saan ka magbibenta, kung social media. Pero advice ko lang guys, mas maganda sa social media kasi mabilis siya. Mas marami tayong makikitang mga buyers na mga potential buyers. Tapos number 3, kung capital mo, kailangan syempre may laman yung bulsa mo ha. Walang negosyo na hindi ka na maglalabas ng puhunan. Walang ganun, mga easy money. Hindi tunay yun. Kailangan magne-negosyo ka, paikuti mo yung sarili mong pera. Tapos yung number 2 natin, kailangan nga may strategy ka. Parang ano lang yan eh, parang nanliligaw lang yan sa lalaki, di ba? Sa mga lalaki, pag nanliligaw, may strategy. So, ganun din dapat tayo mga negosyante, may strategy tayo, paano natin iaangat yung benta natin. At yung number 1 natin, syempre, yung sarili mo. Sa lahat naman ng bagay, sa lahat ng success na makukuha mo, ikaw ang gumawa niyan, sarili mo. Kaya, yung mga nakikita natin ng mga successful sa business, hindi yun easy lang. Pinaghirapan nila yun lahat-lahat. Dugot pawis yun, sarili nila, puyat yun, di ba? Kaya yun na lang yung titignan natin na, ay, ang yaman nito, ganyan, ang ganda ng business nito, ganun. May mga tumitingin din sa akin minsan na ganun eh. Ay, successful si ate, ganyan, 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 ganyan. Parang ang bilis lang maganto, ganun. Pero sa totoo lang talaga, maraming pinagdaanan. Kaya lang, hanggat hindi naman nawawala yung sarili mo doon sa gusto mo mangyari, yun at yun naman yun, dire-diretso lang. So, yun nga guys, sinabi ko na lahat. Bali, eto, bilag ko tong video na to kasi para din sa mga customer ko. Marami kasi ako mga customer, mga buyers, mga nakakilala sa akin, or mga friend ko sa FB, kung saan ako nagbebenta. Marami kasi nagtatanong lagi sa akin, ate, paano magbenta ng ganyan? Ate, paano ganyan? Ate, saan yung supplier mo? Ate, yung ganyan, 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 etc. In short, gusto nila na mag-business, ganyan. Kaya lang, sa sobrang busy ko, tapos may mga time na nabibigyan ko sila ng panahon, nare-replyan ko sila. Pag nare-replyan ko sila, meron pa nga niyan, minsan talagang kinarir ko siyang kausapin. Kinarir ko siyang demohan, kinarir ko siyang turuan, ganyan. Tapos, at the end of the day, ang sasabihin niya lang sa akin, ay, ayoko pa pala, ganun. Hindi ko pa kaya, ganun. So, di ba, nasayang yung effort ko na turuan siya. Tapos, yung iba na gusto magpaturo, hindi ko natuturuan. So, bali, yun din yung naging nag-motivate sa akin na i-vlog ko na lang lahat yung tungkol sa business ko para yung mga talagang mga aspiring na mga buyers ko, mga aspiring na gusto rin magkaroon ng business, i-click lang nila itong YouTube account ko, makikita na nila to.
malalaman na nila, 'di ba? Hindi ko na kailangan magpagod mag-explain, tsaka hindi na kailangan sumama yung loob ng iba na hindi ko na re-replyan kasi panonoodin na lang nila 'to, matututo na sila, 'di ba? Kaya ganun na lang para mas mabilis din sa ating lahat. At makikita nyo na lang naman, sunod-sunod na naman tong pag-upload ko about sa business. Kapag ito ay na-ready nyo na sa sarili nyo, tong 5 factors na to, dire-diretso nyo lang panoorin yung video ko kasi ituturo ko na yan sa inyo sa susunod, yung mga next step, kung paano magpa-shipping, ganyan-ganyan, kung paano umiikot talaga yung pinaka-negosyo. So, para updated kayo lagi sa mga susunod kong video, subscribe my channel po dito sa aking vlog. It's all about business, travel, etc., etc. Pero magpo-focus tayo sa business kasi talaga naman ako yung negosyante. So, pa-subscribe na lang po itong channel ko. At the same time po, paki-like and share and click the notification bell para sa mga susunod ko pang video. So maraming salamat po. Thank you for watching.